ikukwento ko naman sa inyo yung kayabangan ng idol. So, ang daming kayabangan ng idol niyo talaga, grabe. Nagyabang doon sa mga magulang nung mapapangasawa. Angin eh, di ba? Eh, eto na. Punta tayo ng Baguio. Ipapasyal ko kayo. Papakita ko sa inyo yung hotel ng nanay ko doon. Wow! Pag-aari ng nanay ko nando doon sa Baguio. Yung Manor Hotel, inangkin. Password, ha? Nagyabang. Sa halagang 10 peso pa yun, 5 peso, 15 pesos. Sabi na, yabang. Tanyo ha, dito, dahil Marcos ako, meron ditong password dito, libre na yan. Wow! Libre na yan. Pagdating, ayan. Tingnan nyo ha, tingnan nyo ha. Pagbaba ng bintana, TOSBAS! Password na yung TOSBAS. Sabay iska po, mabilis. At ngayon, bakit? Kung may password ka, ha? Ba't umaarangkada ka? Nung makarating ng Manor, ito na. Sige, ako bahala dyan. Sky's the limit niya. Pag-aari ito ng aside ng nanay ko, ganun, something ganyan. Mayabang yun. Order ng mga wine, yung mga mahal, ha? Pagkain. Ha? Wow! Dumating sila doon ng dumidilim na eh. Sige, kain, kain. Tawag ng tawag. Hello, hello. Yung mga tauhan ko, papakilala ko sa inyo dito. Yabang. Umorder ba naman ng napakarami din? Kung di ba nang nuknukan talaga ng yabang, di ba? Ayan na, dumidilim na. Padilim na ng padilim. Pagabi na ng pagabi. Hanggang sa magsasara na. Nung dumidilim na, sila na nahiya. Nung lumapit yung guard niya, sir, kailangan nyo na hong bayaran yung bill kasi magsasara na kami kung pwede. Di nahiya. Binayaran na ng sekreto. Maya, bumalik ulit. Bayaran mo muna. Bukas na kita babayaran. Alam po, tiyan. Alam niyo yung foundation na una niyang ginagamit ang pang-scam. Hindi ko ba alam bakit napapaniwala niya. Ang galing. Sobrang galing. Pero yung pati si Vilma Santos. Oh no! Idol ko yan, si Ma'am Vilma Santos. Pinadala ng letter. Gamit-gamit yung foundation na yun. Tapos, ang nakalagay, nagalit kayo, Hubito Salonga, na hindi yung senador. Pero pagka tinatanong siya, sinasabi niya, yun, si senador yun, ginagamit niya. Pero ang totoo, yun yung kasama doon sa opisina. Tauhan lang sa opisina. Kapangalan lang. Pinagmamalaki na. Na yun yung senador. Grabe. Ang lupit mo talaga. Idol. Idol na kita. Bibisitahin kita. Magpapaturo ako kung ano yung agimat mo dyan. Dahil biruin mo. Ang dami mo nadadali. Ibang kasi ka. Diba? Kwento ko yung sa Midas Hotel. May pogi na doon, manager. Tapos nililigaw doon sa parehas nilang nililigawan. Alam niyo kung ano ginawa? Inis na inis yung idol niya. Kasi nililigawan niyang babae eh. Nililigawan din ng manager nung Midas. Pero yun yung maghapong paghanapin ng ATM card. Maghapong pinaghanap ng ATM card. Sabi niya eh, ay, manager, hanapin mo nga yung ATM card ko. Nakawala, 70 million ang laman nun. ATM card, 70 million ang laman. Grabe talaga yan, kambo ka na. Alam niyo ba yung story, bakit niya pinagsasabi na graduate siya ng Massachusetts? May story yan. Alam niyo kung bakit? Nung galing ng abroad, galing ng abroad, umuwi dito sa mga kakilala, lalo na doon sa idol niya na may-ari ng bakery. Iba na ako ngayon. Bain mo na ako ngayon. Magaling na ako ngayon. Ganon ang banat niya. Tataka sila, bakit? Anong iba? Bakit? Aba, pa-English-English ka na. Siyempre, nag-aral ako sa Massachusetts. Makampot! Sabi na yun, talaga? Magaling ha? Oo. Yung pala, yung masa, at naka... Kung galing yun, taga-masa, chuset. Naalala mo pa ba yung panaderia na binuksan ninyo sa may bagong silang? Diba, empleyado ka doon? Pinangalan nyo pa kay Amba, ha? Kay Ambassador. S. Ano yun? Ambassador S. Kalagay doon, no? Mahilig talaga kayo manggamit. Mahilig ang po yung manggamit ng kung sino-sino. Diba? Ayun na nangyari. Nung nasa bakery kayo, nung nagkagulo na, ano nangyari? Nagagalit yung asawa, nag-away-away na.
O, dinasaktan si Christy, umawat ka. Mabait ka naman eh. Ikaw yung umawat eh, di ba? Maawat ka kasi sinasakal na nga si Christy, di ba? O, pero, inawat mo, o, bait ka. O, very good. Ah, saludo ko doon, Pastor. Pero, ang hindi okay, itinatatwa mo na hindi na totoo yung mga yun. Tapos, isang araw eh, nagaanap ka ng arena. Hinahanap mo kay, ano, kay Ate Christy mo. Eh, pero ano sagot sa'yo? Wala, nasa kuya mo. O, yung pala, naubos na doon sa sabungan. wala na kang pambili ng arena. Naubos na sa sabungan ng kuya mo. O, eto na, lahat, pati puhunan. O, nagagalit yung mga kasamang nag-ambag-ambag. Eh, marami pala sila dyan, nag-ambag-ambag. May 100, may 100,000, merong 50,000, ganyan, diba? At di nagagalit na, tolero na yung kuya mo. Dahil hindi niya na alam kung paano niya ipapaliwanag sa mga, ano, partner, eh, no? Pinagluloko niya rin. Ano nangyari? Di ba pati ikaw, in-scam ka ng kuya mo? Kaya siguro hindi mo mapatawad nung una eh. Kaya siguro pa ikot-ikot kang ganon eh. Di ba? Oh, isa pa. Binigyan ka. Natatanda mo yan? Yung binigyan ka na 10,000 para lang sunduin mo yung nanay mo, tatay mo. Di ba? Tapos ano? Oh, dinala doon. Di ba? Para i-meet doon sa mga relatives nung wife. Ayokong banggitin. Hanggat hindi lumalabas. O kaya ikaw, Pastor, lumabas ka na, o, edi, tapos ka. Ang kapal din ang mukha mo talaga, ano. Parehas kayo ng kuya mo, ha? Isasangkalan nyo lahat. Gagawin nyo lahat ng kasinungalingan para lang sa benepisyong makukuha ninyo. Ganun naman kayo, eh. Ha? Diba? Ganun kayo. Mulat-mulat noon. Kung saan kayo may pakinabang, doon kayo. Pag wala nang pakinabang, kahit na kaano-ano nyo pa yan, nilalaglag nyo. Kamag-anak nyo, kahit kapamilya nyo, naglalaglagan kayo. O, balik tayo doon sa Kalookan. Di ba, hinatid mo? O, tas sinundo nila. O, tas umalis ka na. Bakit? Ba't hindi ka sumama sa kuya mo? Kasi takot ka. Takot kang magpakita. Di ba? Takot kang magpakita. Bakit? Eh, baka magulpi ka uli. O, natatandaan mo. Kukwento ko. Kung hindi mo matandaan, sinasabi mo na nung bata ka, mula nung bata ka, hindi mo nakikita yung kuya mo, eh sinungaling ka, di ba? Sinungaling ka, sobrang sinungaling mo, parehas kayo ng kuya mo. Huwag ganun. Kasi kayong mga ano, nagba-vlog. Pati mga comment ng mga viewers niyo, binubura niyo. Pati yung mga videos ko, nire-report niyo. Ay, di lumalabas kayo na pikon, na pikon, na pikon, na pikon na kayo. Hindi ka lang nakaporma eh. Malamang ikaw, no? Hindi ka lang nakaporma. Kung ano-ano na ginagawa mo, ha? Pikon na pikon ka na, no? Eh, huwag ganyan. Kahit dapat napikon-napikon kayo, eh, huwag nyo na pakikialaman yung mga videos na ginagawa ng iba. Kasi kayo hindi naman namin pinapakialaman eh. Kasi mas gusto namin na makita balang araw yung mga discussion natin ng mga susunod na henerasyon kung gaano kayo katanga. Yung dapat eh, di ba? Ba't kailangan natin burahin? Natatakot kayo? Dapat siguro niyan, huwag na kayong mag-vlog. Doon lang tayo sa totoo. Kaya ako naman, ang pinaglalaban ko dito, gusto kong maipahayag kung ano yung alam ko at kung ano yung magagawa ko. Kayo, ayaw nyo eh. Pinipilit nyo yung mga taong paniwalain sa mga sinasabi nyo na alam nyo naman kung ano yung totoo na. Alam nyo na yan. Kayo, alam nyo yan. Mula doon sa sekretary niya, kayo mga sumusuporta, lahat kayo alam niyo na 'yan eh. Yung iba nga naglaylo na, oh, 'di ba? Yung iba, mayaoyaw na, maayaw-ayaw na. Oh, lumilihis na. Oh, kayo na lang na natitira na may nakikinabang pa diyan. Mauubos 'yan. Hindi po pwedeng hindi. Bakit? Marami nang mga nagpapatotoo. Oh, marami ako ilalabas. Ah, kung sino-sino ginamit 'yan. Oh, ginamit si kakahiya naman. Basta, susunod. Sasabihin natin kung sino.